masasabi kong wala na sigurong mas nakakatakot pa sa naging karanasan ng Lolo Igmi ko. Na habang ikinukwento pa nga niya ito sa amin noon, ay talagang nararamdaman rin namin yung takot na kanyang nararamdaman noong mangyari ito. Kung kaya naisipan kong ibahagi rin sa inyo. Si Lolo Igme ay ipinanganak at lumaki sa kanilang probinsya doon sa parting Mindanao. Pero nang umedad siya ng 13 anyos, ay napagpasyahan ang kanilang mga magulang ng mga ibang bayan sa pag-asang magkaroon ng panibago at mas maalwang pamumuhay. Hanggang sa mapadpad sila sa Western Visayas, kung saan ay nabigyan sila ng pagkakataong makapagtayo ng isang maliit na kubo sa gitna ng kaparangan. Na halos 1 kilometro ang layo nito mula sa kalsada. Wala silang kalapit doon. Nagsosolo lamang ang kanilang bahay. Hindi naman sila nanibago. Pagkat halos nakakatulad lang rin ng lugar na iyon yung kanilang pinanggalingan. At sanay sila sa buhay probinsya. Kung may isang bagay man na hindi nila nakasanayan, iyon ay yung matinding ingay sa gabi na kanilang naririnig, na hindi nila alam kung anong mga hayop ba ang lumilika ng ingay na iyon. Nakakatakot ang mga huning iyon at talagang makapanindig balahibo. At nang itanong ng kanilang ama ang ukol sa bagay na iyon sa tao nagpatira sa kanila doon, ang sabi nito ay hindi pa niya naranasan ni minsan ang sinasabing iyon ng tatay ni Lolo. Pahayag pa nito, doon na namuti ang kanyang mga buhok, pero wala siyang natatandaang siya ay nakarinig ng ganong katinding ingay tulad ng kanilang inilalarawan, na para bang sinasabi nito na hindi totoo ang sinasabi ng tatay ni Lolo. Hindi naman na ipinagpilitan pa ng tatay ni Lolo ang tungkol sa bagay na iyon. Pero nag-alala talaga ito, dahil habang nagtatagal ay tila mas tumitindi pa ang mga ingay na iyon tuwing gabi. Halos hindi sila patulogin ng samot-saring tunog na iyon na talagang nakapagdudulot sa kanila ng matinding kaba. Ayon pa sa kwento ni Lolo, natatandaan niya noong mga panahong iyon na laging nakahanda ang itak ng tatay niya tuwing sasapit ang gabi. At hindi naman umano sa pagmamalaki, ang tatay daw niya ay talagang may angking tapang, lalo na pagdating sa kanyang pamilya. Nakapagpamilya na ang pinag-uusapan at malalagay sila sa panganib, ay wala talaga itong inaatrasan. Nang halos magdadalawang buwan na sila doon, unti-unti ay nagawa na rin nilang maiangkop ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi lang pala iyon ang kanilang mararanasan. Iyon lang pala ang pinakapasimula ng nagbabadyang panganib para sa kanilang mga buhay. Dahil ang lugar palang iyon ay pinamumugaran ng angkan ng mga aswang. Nawalang kamalay-malay ang tatay nila, na ang buong akala niya ay tinulungan siya nung kanyang nakilala, at pinayagan sila na doon tumira sa lupa na kanilang pagmamay-ari. Yun pala ay isa iyong patibong.
at putahe pala ang pagtuturing ng mga ito sa pamilya nila Lolo, na sila ang siya pala nilang ihahanda sa pagdiriwang ng kanilang pista. At nahayag ang lahat ng iyon isang gabi, na habang papatulog na sila ay nagsimula na yung ingay na gabi-gabi naman nilang nararanasan. Kung kaya binaliwala lang nila iyon noong una. Ngunit sa paglipas ng oras, mas naging kakilakilabot pa ang mga tunog na iyon. Mga huni na sa pakiwari nila ay tila nagtatawag pa, at para bang nagbubunyi sila at nagmamalaki. Ganun ang pagkakaintindi ni Lolo sa mga tunog na kanyang naririnig noon. Sinubukan ng tatay ni Lolo na sumilip sa labas, na bagaman may liwanag noon na nagmumula sa buwan, ay nakapagtatakang wala siyang naaninagan ni isa man sa mga lumilika ng nakakakilabot na ingay na iyon. Kaya yung kanila sanang masarap at payapang pamamahinga ay nauwi sa matinding pangamba. Dahil na rin sa tindi ng takot na kanilang naramdaman noon. Pero hindi ang tatay nila. Kalmado lang ito na nagpapabalik-balik sa bintana at pinto. Napatuloy niyang sinusubukan na baka makita niya kung ano o sino yung mga nasa labas. At hawak-hawak na niya ang kanyang matalas na itak, na alam ni Lolo na nakahanda ang kanilang ama sa anumang maaaring mangyari. Hanggang sa mapabulalas ito, nang minsan pa siyang sumilip sa may bintana. At sa unang pagkakataon ay kinabakasan nila ito ng takot. Sabi ng kanilang ama, marami umanong nasa labas. Kaya pasimple ring sumilip si Lolo. At nakita nga niya ang maraming tao, nang iba sa mga ito ay nakatuwad na animoy mga aso na nakaangat ang kanilang mga pangupo, habang yung kanilang mukha naman ay halos sumayap na sa lupa, habang yung iba naman ay mga bahagyang nakayuko, samantala yung iba pa ay normal lang na nakatayo at may hawak na mga itak. Sabi pa ni Lolo, hindi niya lupos na maintindihan noon kung ano ang kanilang nagawang kasalanan, o kung may atraso ba ang kanilang ama sa mga taong iyon. Iyan yung ilan sa mga bagay na naglalaro umano noon sa kanyang isipan. Hanggang sa sinabi ng kanilang ama na sila ay magmadali na. Hinablot nito ang isang sako at pinalagyan ng ilang piraso damit nila, at inutusan sila nitong dumaan sa likurang bahagi ng kanilang bahay. At pagdakay, nagulat sila nang tabigin ng kanilang ama ang isa sa mga lampara, na nang bumagsak sa sahig ay agad na nabasag ang garapon at natapon ang petrolyo sabay nagliyap. Kanya pang dinampot ang isa at binuksan. Pagkatapos ay kanyang isinaboy ang petrolyo sa pawid nilang dingding at sinindihan. Agad na naglagablap ang apoy sa marupok nilang dingding. Gumapang sila papalabas ng kanilang bahay, na hindi nila alintana ang puti nang tanging mahalaga para sa kanila noong mga oras na iyon ay ang makatakas at agad na makalayo mula doon.
upang makaligtas sa mga hayop na aswang na iyon. Ngunit laking gulat nila nang sa ginagawa nilang paggapang ay makakita sila ng ilang pares ng mga paa. At nang mag-angat sila ng kanilang mga ulo, ay nakita nila ang mga nakakatakot at mapalasik na mga mukha nito. Kwento ni Lolo, naramdaman talaga niyang naihi siya sa kanyang salawal noong mga sandaling iyon dahil sa pagkabigla at tinti ng takot. At tila namumukaan niya sila. Sabi ni Lolo, madalas nila silang nakakausap at mababait naman ang mga ito. Suki nila ang mag-anak na iyon. Naglalako kasi sila Lolo ng suman na gawa sa kamoting kahoy. Sabi pa ni Lolo, hindi na nila napigilang maiyak dahil sa sobrang takot noon. Pero ni isang kataga ay hindi talaga sila nagsalita. Iniwasan talaga nila na makalika ng anumang ingay. Natahimik lang silang umiiyak habang nakatingin sa mag-anak na iyon. Kahit nga ang tatay nila ay natulala at hindi nakagalaw. Hanggang sa nagulat sila nang biglang tumabi ang mga ito sa kanilang daraanan at binigyan sila ng daan. Kung kaya nagpatuloy na sila. Na habang gumagapang ay naririnig nila ang malalakas na mga sigaw doon sa harapan at punong-puno iyon ng galit. Dahil siguro sa napurnada ang kanilang plano na ang buong akala nila marahil ay kasama ng natupok yung kanilang handa doon sa naglalagablab na kubo. At nang nasa may bandang batis na sila ay saka pa lamang sila tumayo at nagmamadali na silang nagtatakbo. Hindi sila tumigil hanggang sa tuluyan na silang makalayo. Kwento ni Lolo, ilang araw din silang umasa sa abot ng mga taong nagdaraan nang makarating sila sa isang bayan. Hanggang sa may tumulong sa kanila na nung una ay pinagdudahan pa iyon ng kanilang ama dahil na rin sa kanilang naranasan. Pero nung huli ay napatunayan naman nilang totoong tulong talaga ang ipinipresenta sa kanila. Kung kaya, nagawa nilang makapagsimula ng panibago. Pero sa paglipas ng panahon, ay hindi pa rin nila nagawang makalimutan yung kanilang mga pinagdaanan. Kaya pagtatapat ni Lolo sa amin noon, totoo ang mga aswang. At hindi daw iyon ginagawang panakot lamang sa amin para umuwi na kami ng bahay. Naganap ang lahat ng ito doon sa probinsya. Mahigit 20 dekada na ang nakakaraan. Pagkukwento nila ang kanilang barangay kung saan sila naninirahan noon ay puno ng iba't ibang uri ng kababalagan na kung saan mga bata pa lamang ay saksi na sila sa mga nakakasindak na pangyayari. At hanggang sa magbinata na sila ay hindi nawala yung mga nakakakilabot na kaganapan doon sa kanilang baryo. Patuloy itong nabalot ng mga misteryo at hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Isang araw, naging maugong ang usap-usapan na isa na naman nilang kanayon ang namatay.
at hinala ng marami. Ang pagkamatay nito ay bunga ng ginawang pangkukulam. Dahil na rin sa hindi maipaliwanag na karamdamang taglay nung nasawi. Isa rin sa matibay na indikasyon na ito ay kinulam ay yung pampirang paglaki ng tiyan nito at pagkakaroon ng napakaraming sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na kusa na lamang nagsisilabasan ng walang anumang dahilan. Ayon pa sa mga kaanak at mga taong nakakita sa biktima bago pa ito mamatay, ang mga sugat sa kanyang katawan ay masasabing hindi talaga pangkaraniwan. Mabilis na lumalaki ang mga ito at lumalapad na nagnanaknak pa. At tila may mga insektong kumakain sa laman ng biktima. Kung kaya, napansin-pansin ang mga uka sa mga sugat nito. Kaya nga ang iba ay sinasabing hindi lamang basta ulam ang sinapit ng biktima, kundi pambabarang. Ilan sa mga taga-roon at maging ang kaanak nung namatay ay may pinaghihinalaan na nung panahong iyon kung sino ang maaring gumawa. Ngunit hindi sila maaaring magpadalos-dalos. Hindi yun ang unang pagkakataon na may namatay doon sa kanilang baryo nang dahil sa pangkukulam at pangbabarang. Malaon ang nagaganap iyon sa kanilang lugar at hindi pa napaparusahan ang may sala. Kasabay din ng mga nasabing masamang gawain ang pangbibiktima ng mga aswang sa kanilang nayon na kung saan ay biglaan na lamang magkakasakit ang biktima, mararatay sa banig at di magtatagal ay mamamatay din. Kung kaya ang mga tao sa kanilang lugar ay puyos ng galit sa mga taong nasa likod ng makadyablong gawaing iyon. Hanggang sa isang araw, isa sa kanilang kanayon ang nakasaksi mismo ng ginagawang pangkukulam ng pinaghihinalaan nilang tao. Nagawa niya ito nang dumaing ang kanyang asawa ukol sa kakaibang nararamdaman nito sa katawan. Kaya kanyang tiniktikan ang nasabing mangkukulam. Maingat at kanyang pinag-aralang mabuti ang ginawang palihim na pagmamanman sa kababaryo nilang iyon na gumagawa ng kasamaan. At nang tumibay ang kanyang hinala, ay nagsama pa siya ng isang kanayon upang may iba pang makapagpatunay sa kanyang natuklasan. At iyon na nga ang nangyari. Kanilang napisto at napatunayang tama nga ang malao na nilang hinala tungkol sa kababaryo nilang mangkukulam. Itago na lang natin sa pangalang Katyo ang malupit na mangkukulam doon sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang pagkakatuklas sa masamang gawain ni Katyo, ay agad nila iyong ipinamalita sa kanilang mga kanayon. At hindi sila nagdalawang isip na pagpasyahang kitlin na ang buhay nito. Saglit lang ay natipon na ang marami sa kanila at armado ng iba't ibang armas laban sa mangkukulam. Magkakasama silang nagpunta sa bahay nito at wala silang anumang plano na ito ay kausapin pa. Talagang desidido silang wakasan na kaagad ang buhay nito. Ngunit tila nakatunog naman si Katyo, kung kaya hindi na nila ito naabutan pa sa bahay. Ngunit isa sa kanilang mga kanayon ang nakapansin sa sariwang bakas nito sa maputik na daan patungo sa kagubatan. Kung kaya nagmadali sila
at kanila itong sinundan. Hinati nila sa dalawang pangkat ang kanilang grupo, na yung isang pangkat ay nag-iba ng daan at sasalubungin si Kadyo, habang yung isang pangkat naman ay nakasunod sa tinahak na daan ni Kadyo. Na hindi nagtagal ay kanila nang naaninagan ang likod nito. At dahil sa buot na kanilang nararamdaman para sa nasabi malupit na mangkukulam, ay kanila na kaagad itong binalak na patamaan ng mga dala nilang armas. Ngunit laking gulat nila at pagtataka ang hindi man lamang tinatablan ng bala si Kadyo, at tila mas bumilis pa ito, kung kaya hirap na hirap sila sa paghabol dito. Halos lumawin ang kanilang tila sa pagsunod sa kanya. Idagdag pa na madulas ang daan dahil sa panakanakang pag-ulan, kung kaya maputi. Ngunit hindi sila sumuko. Nais talaga nilang pagbayarin nito sa lahat ng kasamaan at kasalanang kanyang ginawa. Pero sadyang mabilis at talagang ramdam nila na may kakaibang kakayahan si Kadyo. Ngunit nagulat sila nang makita nilang biglang bumagal ang pagtakbo nito at kalaunan ay huminto. Nang mga ilang di pa na lang ang layo nila kay Kadyo, ay doon nila nakitang naroon na pala sa harapan yung isang pangkat. At walang anumang hudyat ay nakita nilang sinugod na ito ng mga kalalakihan na nasa kanyang harapan. At nagulat sila nang makitang bumagsak si Kadyo sa lupa. Tinablan nito, naisip nila. Kung kanina ay binabaliwala lang nito yung mga balang tumatama sa kanya, sa pagkakataong iyon ay wala na siyang nagawa pa sa dalawang palakol na ginamit sa kanya. Ngunit nakita ng isa sa nagkwento sa atin na si Eman na pasimpleng may inihagis na botelya ang pamangkin ni Kadyo. Pero dahil sa mga taong naglapitan sa nakaandusay na katawan nito, ay di sinasadyang natapakan iyon at bumaon sa malambot na lupa. Nang isa-isa nang nagsisialisan ang mga tao, ay ibinulong ni Eman sa kanyang kapatid ang ukol sa napansin niyang botelyang inihagis ng pamangkin ni Kadyo, na nung huli naman ay sinabi nito sa kanilang tiyuhin. Nanaramdaman kaagad nila ang pagkakaroon ng interes nito sa nasabing botelya ng lana na iyon, kung kaya nagpaiwan sila. Hinayaan nilang mag-alisan na muna ang mga tao. At nang sila na lamang ang naroon, ay itinuro nila sa tiyuhin kung saan nila banda nakitang natapakan yung botelya. At may pagmamadali yung kinuha ng kanilang tiyuhin, at tila ba sabik na sabik ito. Dahil doon, kung kaya, hindi na iwasan ng magkapatid na tanungin ang kanilang tiyuhin kung ano ba raw iyon at kung para saan. Pagpapaliwanag ng tiyuhin sa kanila, ang lanang iyon ay isa sa pinanggagalingan ng kakayahan ng mga mangkukulam at aswang. Nakapagtaglay mo ito, ay marami kang magagawa na hindi kayang gawin ng mga pangkaraniwang tao. Pagpapatuloy pa nito, buti na lang daw at hindi iyon nakuha ni Kadyo. Dahil kung nagkataon at nasayaran kahit na bahagya lang ang dila nito noong nasabing langis na iyon, ay maaari pa itong mabuhay sa kabila ng malubang pinsalang natamo nito.
sa kabila ng mga magaganda at nakakainganyong pagkukwento ng kalilansoy tungkol sa kalagahan ng langis ay hindi naman nagkaroon ng interes silang magkapatid. Hindi sila humingi o nakibahagi at hinayaan lang iyon sa kanilang tiyuhin. Samantala, lahat ng kamag-anak ni Kadyo ay nilisa na ang kanilang baryo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagulat na lang sina Edo at Eman na nanggagamot na ang kanilang tiyuhin sa kanilang baryo. At hindi nagtagal ay naging tanyag ito. Nakilala din ito sa mga kakaibang katangiang taglay na nasasaksiyan ng ilan sa kanilang mga kanayon. Silang magkapatid ay nasaksiyan din mismo kung gaano kabisa yung lana. Nang minsang magkaroon si Eman ng malaking sugat dahil sa di sinasadyang pagkakataga ng itak, ay nagpunta sila sa kanilang tiyuhin at ipinagamot iyon. At gamit lamang ang langis at ilang katagang binigas, ay mabilis na tuyo ang sugat. At makaraan lamang ang isang araw, ay nawala na iyon ng tuluyan. Alam na nila noon pa man na mahilig ang kanilang tiyuhin sa mga anting. At batid nilang mayroon na ito dati pa bago pa napa sa kanya ang lana ni Kadyo. Pero dahil sa langis na iyon, ay mas lalo pang naging mahusay ang tiyuhin nila. Ngunit, mayroon itong malaking problema. Madalas, sa kalagitnaan ng gabi, ay naririnig nila itong sumisigaw ng malakas at tila ba nakikipagtagisan sa aswang. Naririnig nila ito minsan na hinahamon ng aswang. Kung minsan naman, naririnig nila ito tila nakikipaglaban na talaga. Isang gabi, napilitan si Eman na magpunta sa bahay ng Choi kahit paggabi na at matirim dahil sa mauubusan na sila ng petrolyo. Nang magulat si Eman nang marinig ang malakas na boses ng kanilang tiyuhin na kung sa Tagalog pa ay sinasabing, "Nariyan na naman kayo. Ayaw nyo talaga akong tigilan." Kahit nakaramdam si Eman ng takot ay hindi niya nagawang tumakbo. Sa halip ay nagtago lang siya sa likod ng isang puno at sumilip. Gusto niyang makita at malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nga niyang mayroong nasa bubungan ng bahay ang kanilang tiyuhin. Habang yung isa naman ay nasa ibaba at nagpapaikot-ikot sa palibot ng bahay. Biglang nagulat si Eman nang bumukas na bigla ang bintana ng bahay at nakita niya ang kanilang tiyuhin na may hawak na malalatigo sa isang kamay habang sa kabila naman ay yung matalas na itak nito at kanyang hinahamon ang mga aswang na sinasabing siya ay harapin at huwag silang magtago. At nang mapatapat yung isa na nagpapaikot-ikot doon sa bintana ay agad niya itong hinampas ng hawak na latigo. Naririnig niyang nagmumura na sa galing ang tiyuhin nila sa kanilang lingwahe. Maya-maya ay naramdaman ni Eman na may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya ay kanyang nakita ang kapatid na si Edo. Sinundan siya nito nang marinig ang malakas na sigaw ng kanilang tiyuhin. Nag-alala kasi ito para kay Eman. Kung kaya maging siya ay nasaksiyan yung pagkaharap ng kanilang tiyuhin at dalawang aswang na hindi naman magawang makalapit ng mga aswang, kaya napilitan ding umalis ang mga ito.
Nang makausap nila ang Juin, doon nila na lamang totoo pala na may mga aswang na laging bumibisita sa kanya. Ayon pa dito, mula nang mapa sa kanya yung lana, ay ayaw na siyang tantanan ng mga ito at pilit iyong kinukuha. Ayon pa sa kanilang Juin, sabi ng mga aswang ay pagmamay-ari daw talaga nila ito at ninakaw lamang ni Kajo mula sa kanila at ginamit sa kanyang pangkukulam. Ang akala kasi nila Eman ay nasisiraan na ng bay ang kanilang Juin dahil sa pagkakahilig nito sa mga anting-anting. At iyon ang naging kapalit ng kanyang mga kakayang tinamo at kasikatan. Ang walang tigil na panggugulo sa kanya ng mga masasamang kampon ng kadiliman na pilit kinukuha yung lana. At hindi lang aswang ng kukulam at mga mambabarang ang nagtatangkang makuha ang langis na iyon. Pati mismo ilan sa kanilang mga kanayon ay may pagnanasa din sa nasabing lana. Nung huli ay napilitan na rin umalis sa kanilang baryo ang Chuy at nagpakalayo-layo sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya at walang nakakaalam ukol sa lana at kakayahang tinataglay niya. Nangyari ito nang minsan kaming mayaya ng isa naming kaibigan na taga Mandaluyong sa kanilang probinsya. Bali lima kaming magkakasama noon. Dati kaming mga magkakaklase noong nag-aaral pa kami sa JRU. At kahit may kanya-kanya na kasi kaming trabaho, ay madalas pa rin kaming magkita at magkasama sa iba't ibang lakaran. Tanay pa rin ang gimmick namin na magkakasama. At minsan nga ay napanggit ni Pane na magbakasyong kami doon sa kanilang probinsya pagdating ng mahal na araw. Bagay na nagustuhan naming lahat ang ideya niyang iyon. At kahit ako ay nakaramdam ng excitement dahil doon. At ganun na nga ang nangyari. Nang sumapit na ang takdang araw ng alis namin, ay bumiyahe kami patungo sa kanila. Masayang masaya kaming lahat noon. Dahil iyon yung unang pagkakataon na makapupunta kami sa malayong lugar na magkakasama. Ang una kong napansin pagdating namin doon sa kanilang probinsya ay iba ang kanilang lingwahe. Pero marunong naman silang makipag-usap ng Tagalog. Nung mismong araw ng pagdating namin doon, ay may nagdaraos ng kaarawan sa bahay ng Chinese Bane. Kaya mayroong handaan at nakabahagi pa kami ng masasarap nilang handa. Marami kaming mga nakaplanong gawin doon sa kanila at excited kaming lahat. Lalo na nang makita namin kung gaano kaganda ang kanilang probinsya. Pakiramdam namin ay malayong malayo talaga kami sa kaguluhan na araw-araw naming nasasaksihan sa syudad. Pero ang buong akala naming masayang bakasyon na iyon ay bigla na lang napalitan ng takot at kaba. Bali nagsimula po ang lahat ng iyon nung matutulog na kami. Iyon ang unang gabi namin doon sa probinsya nila Panesa. Kami ni Mike ay doon pinatulog sa isang kubo. Nang sabi, iyon ay pinakakamalik daw nila. May mga nakalagay doong sako. Bali imbaka nila iyon
ng kanilang mga inaning pananim. Habang sila Bane, Leng at Tanya ay sa isang silid doon sa bahay natulog. Nang nakahiga na kami ni Mike ay nagkwentuhan pa kaming dalawa dahil hindi naman kasi kami sanay na matulog ng ganong kaaga. Pero ganun pala sa kanila, maagang natutulog ang mga tao. At nakakahiya naman kung kami ay magtitipon-tipon pang magkakasama at magkukwentuhan. Baka makalikha pa kami ng ingay at makaistorbo kami sa kanilang ginagawang pamamahinga. Nang hindi pa talaga ako dalawin ng antok, ay bumangon ako at naupo. Sumandal ako sa dingding at nagsindi ng sigarilyo, habang si Mike naman ay nanatili lang na nakahiga. Pero tuloy lang ang pagkukwentuhan namin. Pinag-uusapan namin yung mga namumuong lab team sa grupo. Kami kasi ni Leng ay nagkakamabutihan na noong mga panahong ngayon, habang si Mike naman ay nagtapat na rin kay Bane. Nang bigla na lang narinig namin na parang mayroong lumundap. Rinig na rinig namin ang mabigat na yabag noon. Kung kaya, nagkatitigan kami ni Mike na parabang pareho ang naglalaro sa aming mga isipan. Umihit ako at sinubukan kong silipin iyon sa siwang na nasa dingding. Pero wala akong nakita. Medyo maliwanag noon ang buwan. Kaya sigurado akong maaaninagan ko iyon. Pero wala. Ang tanging nakita ko lang ay yung mga puno at ilang bunga ng nyog na naroon sa lupa. Na imposible namang iyon ang nahulog at siyang lumika nung ingay. Pagkat ibang-iba naman ang tunog noon. Bigla kong narinig ang boses ni Mike na nagtanong kung ano raw pa iyon. Sumagot naman ako at sinabi kong wala akong nakita. Bumangon siya at naupo sa tabi ko. Humingi siya ng sigarilyo at nagsindi na rin. At matapos na makapagsindi ay bigla itong nagtanong kung mayroon kayang aswang doon kanila Panesa. Bagay na aking ikinagulat na lubang di ko inaasahan na kanya iyong itatanong. At dahil sa aking pagkabigla ay naitanong ko na lang rin sa kanya kung totoo ba ang mga aswang at kung talaga bang naniniwala siya sa mga ito. Tinitigan niya muna akong sandali bago niya sinagot ang tanong ko. Sabi niya, totoo ang mga aswang. Katunayan, ang lola niya umano ay pinatay ng isang aswang. Dagdag pa niyang pahayag, ang probinsya umano nila Bane ay bantog pagdating sa mga aswang. Sinabi ko kay Mike na ang buong akala ko ay sa mga palabas lamang ipinapakitang lagana pang aswang sa lalawigan na iyon at hindi iyon totoo. Sabi niya noon pa ay alam na ng maraming tao na naglipa na ang mga aswang sa lugar na iyon. Kaya nagtaka ako kung bakit sumama pa rin siya gayong alam na pala niyang maraming mga aswang sa lugar at lubang delikado. Sabi niya sa akin, pangarap niya raw talagang makakita kasi ng aswang. At kung pagbibigyan nga raw siya, ay nais niya pa talagang makasagupa ng aswang. At hindi lang basta makakita. Nangilabot ako
sa kanyang mga sinabi. Naisip kong napakalakas naman ng loob ni Mike. Samantalang ako, ang makakita pa nga lang ay ayoko na. E di lalo na ang makasagupa pa ako ng isa sa mga ito. At biglang may dinukot si Mike mula sa kanyang bulsa. At ipinakita niya sa akin iyon. Isa iyong kwintas na mayroong krus na palawid. Sabi niya, hindi siya natatakot sa aswang dahil doon. Pagkat iyon ang kanyang mabisang pangontra. Kung kaya daw, malakas ang kanyang loob. Gusto ko rin sanang sabihin sa kanya na baka sa mga palabas lang mabisa yung krus at hindi sa totoong buhay. Pero, hinayaan ko na lang dahil ayaw ko namang sumama ang loob niya sa akin. Nang bigla na lamang may dumapo sa bubungan ng kuko. At nakita namin ni Mike kung paano iyon lumundo. Na masasabi mong mabigat talaga yung dumapong iyon sa bubungan. Pagkatapos noon ay naramdaman namin yung dahan-dahang pagkaluskos doon sa itaas. Kung kaya napatingala kaming dalawa. At may nakita kaming kulay pula na biglang nagliwanag doon. Kung kaya napaatras kami ni Mike sa pagkakaupo at napunta kaming dalawa sa sulok. Iniangat ni Mike yung kanyang kwintas at pilit na itinatapat doon sa matanong nila lang. Pero sa halip na umalis iyon at matakot tulad ng inaasahan ni Mike, ay tila mas naging agresibo pa iyon. Maya-maya, biglang may narinig kaming isang putok. Hindi ako maaaring magkamali, tunog iyon ng isang baril. At kasabay ng pagputok noon, ay may narinig kaming nagsalita. Pero sa kanilang lingguwahe. Ngunit talatang galit ang tinig at alam naming tuwing iyon ni Pane. At nang ibaling na naming muli yung aming pansin sa itaas, ay wala na roon yung bagay na pula na sa palagay ko ay iyon yung mata nung nilalang. Kaya doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Ilang sandali lang ay narinig na namin silang tinatawag kami. Nang mag-usisa kami sa kung ano yung nilalang na iyon na naroon sa bubungan, ay sinabi nilang isa lang iyong ibon. Isang uri ng ibon na mahilig umanong mambulabog sa gabi. Pero habang pinapakinggan namin ang kanilang mga pagpapaliwanag, ay nagkakatinginan kami ni Mike. Pagkatapos kami hindi kumbinsido sa kanilang mga sinasabi. Pareho kaming hindi naniniwala. Na sa aming palagay ay kanila lamang pinagtatakpan kung ano yung talagang totoo. At naisip naming marahil ay ayaw lang nila kaming matakot. Matapos iyon ay pinalipat na nila kami sa kanilang bahay. Nagsiksika na lang kaming lahat sa isang silid. At mas ayos na rin yung ganon kaysa naman doon kami sa kabila na maluwag nga at aalog-alog kami. Pero malalagay naman sa panganib ang buhay namin ni Mike. Nang sumunod na araw, tulad ng napagkasunduan, ay namasyal kami kasama ang dalawa pang pinsan ni Pane. Bali pito kaming lahat. At aming pinuntahan yung sinasabi nilang magandang talon na naroon malapit lang sa kanila. Pagdating namin doon ay talagang humanga kami. Maganda nga iyon bagaman mababa lamang. Napakasarap ng tubig. Malinaw iyon
at malamig. Pero sa kabila pala ng ganda ng nasabing talo na iyon, ay nababalot din pala iyon ng kababalaghan na hindi maaari ang mag-ingay maging ang malakas na boses. Kung kaya, limitado ang aming mga paraan ng pagsasalita, maging yung aming mga tawanan. At sinikap naming huwag mag-iwan ng kahit anong kalat. Pinanatili namin ang kalinisan noon hanggang sa kami ay umalis. Bago mag-alas tres ng hapon, ay nagpasya na kaming umuwi. Iyon ang bilin sa amin ng Chuin at Chai ni Pane upang hindi raw kami abutan ng dilim sa daan. Pagdating namin sa kanila, ay may naabutan kaming mga bisita. Tatlo sila na halos mga kaidaran lang rin namin. At naroon pala sila upang kumbidahin kami sa kanilang lugar. Pagkat mayroon umanong okasyon. Kung ano nung idaraos na iyon ay hindi ko alam. Pagkat wala din naman kasing nagtanong noong mga oras na iyon. Mga pamangkin sila ng Chinese Pane sa kabilang side. Nang marinig namin iyon, ay na-excite kami. Dahil minsan na naming naranasan ang handaan sa kanila nung dumating kami. At masasarap lahat ng mga pagkain inihanda. Kaya masaya kami. Dahil naisip namin makatitikim na naman kami ng mga masasarap na lutuin. Kinagabihan, tulad ng naunang gabi, maaga pa ay mga nakahiga na kami at nagkukwentuhan na lamang sa mahinang boses habang nagpapanto. Hanggang sa isa-isa na kaming makatulog. Ngunit ng mga madaling araw, sa halip na magising ako dahil sa lamig tulad nung unang gabi namin, ay tila kabaliktara naman ang nangyari. Nagising ako dahil sa sobrang init. Parang napakamaalinsangan. Kung kaya sa halip na maghagilap ako ng kumot, ay nagubad pa ako ng pangitaas kong damit. Dahan-dahan kong iniangat ang braso ni Ling na kasalukuyang nakayakap sa akin. Matapos kong mahubad ang aking damit, ay bigla namang umalingasaw ang napaka-lansang amoy. At nagulat pa ako na bigla na lamang may tumaang anino sa may jalusin ng bintana. Kaya dali-dali kong tinungo iyon at tinanggal ang pagkakabol ng kortina upang iyon ay lumadlad. Hindi na ako pinatulog pa nung pangyayaring iyon. Kinukutuban na talaga ako nang hindi maganda. Alam ko sa aking sarili na mayroon talagang nangyayaring masama doon sa lugar. Kaya naisip kong marahil ay totoo nga ang sinabi ni Mike ukol sa mga aswang na naglipa na doon sa probinsya nila Paneng. Nawala lamang ang lahat ng isipin ko na iyon nang magsimula ng tumilao ang mga manok at di nagtagal ay unti-unti nang nagliwanag. At naramdaman kong isa-isa na silang nagising. Ako naman ay nanatili lamang na nakahiga at kunwari ay kagigising lang rin. Ayoko kasing sila ay mag-alala. Pero wala naman akong plano na ilihim talaga yon sa kanila. Ang plano ko ay kakausapin ko sila ng sarilinan at doon ko ipagtatapat sa kanila yung mga naobserbahan ko. Pagkatapos naming makapananghalian nung araw na iyon, ay dumating yung tatlong nangumbida sa amin doon sa handaan.
Kaya nagbiru pa ang mga pinsan ni Bane na napaka-espesyal naman daw namin pagkat talagang sinundo pa nila kami. Nagdag na sabi pa ng pinsan ni Bane para naman daw hindi sila makapaghintay at talagang excited na magkaroon ng mga bisitang tagamay nila sa kanilang handaan. Ngumiti lang naman ang tatlo at nanatiling walang kibo. Kaya sinabihan na kami ng tiyahe ni Bane na magsipagbihis na. Pati ang kanyang mga anak ay kanyang pinagbihis na rin. Pagkat makakasama namin muli sila. At di nga nagtagal ay magkakasama na naming pinabaybay yung daan papunta sa mga nag-imbita sa amin. May kalayuan ang lugar na aming pinuntahan pero buti naman at patag lang iyon at hindi bulubundukin. Mahina pa naman ako pagdating sa mga lakaran. At nang sapitin na namin ang sa kanila ay di pa naman karamihan ang mga taong naroon. Sa tansya ko ay mga dalawang mag-anak pa lamang sila. Sinalubong kami ng isang matandang babae at tinanong yung tatlo na sumundo sa amin kung kami na raw ba yung sinasabi nilang mga bisita nilang tagamay nila. At mabilis na sumagot yung tatlo at sinabing opo. Nakita kong umiti ng pagkatamis-tamis yung matanda at sabay binati siling at pinuna ang buhok nito. Sabi ng matanda ay ang ganda raw ng kanyang buhok at kanya iyong hinahangaan. Maganda kasi talaga ang buhok ni Ling at agad mo itong mapapansin. Mahaba iyon na tuwid na tuwid at maitim na makintab. Ngumiti lang naman si Ling at nagpasalamat. Hinaina na nila kami at inaya ng kumain. Hindi naman na kami nagpadalawang salita pa. Hindi na kami nagpa-arte-arte pa. Dahil sa nagutom kami sa mahabang paglalakad. At tulad ng inaasahan namin, ay pawang masasarap yung kanilang mga inihanda. At solo namin ang mahabang mesa. Walang ibang naroon, kundi ang grupo lang namin. Habang kumakain kami, ay muling lumapit yung matandang babae at tila ba aliw na aliw siyang talaga kay Ling. Kinakamusta pa niya ito at inaalam kung masarap raw ba yung mga pagkain kanilang inihain sa amin. Panay naman ang tango ni Ling at magiliw namang nakikipag-usap sa matanda. Nang makatapos ay talaga namang busog na busog kami. Nakipagkwentuhan at kasiyahan pa kami sa kanila habang nagpapahinga. Hanggang sa ipaalaala sa amin ng mga pinsan ni Bane na kailangan na naming umuwi. Nagpaalam kami sa kanila at nagpasalamat. Muling lumapit sa amin yung matanda at sinabing nais pa niya sana kaming magtagal doon ngunit hindi na raw niya kami pipigilan pa para huwag kaming abutan ng gabi sa daan. Nang dumating kami sa bahay ng tiyahe ni Bane ay gabi na at doon na nagsimula ang kalbaryo namin. Nang maghahating gabi habang kami ay mga nagpapahinga na ay bigla na lamang dumaing si Ling. Nang magising ako ay napansin kong pinagpapawisan na ito ng gusto. Sabi niya sa amin ay para daw mabibiyak ang kanyang ulo sa sakit at nasusuka umano siya. Nakasabay noon ay nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Tinulungan naman nila kami na asikasuhin si Ling pero parang walang bisa yung kanilang ginagawang pagbibigay ng pangunang luna sa kanya.
Napansin kong tila walang naging pagbabago. Patuloy pa rin siyang dumadaing sa amin tungkol sa pananakit ng kanyang ulo. Na nung huli, pati ang kanyang sikmura ay kanya na rin inirereklamo. Hanggang sa mag-umaga na, nakita kong namumutla na siling at hinang-hina. Kung kaya, labis na ako nag-alala. At nagulat kami nila Mike nang magsimula ng malagas ang kanyang magandang buhok. Panay na ang pag-iyak ni Leng na kahit kami noong mga oras na iyon ay lubha nang naguguluhan sa kung ano na ba talaga ang totoong nangyayari sa kanya. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Pane, malamang daw ay inaswang si Leng nung matanda sa handaan. Nang tanungin namin kung sino ba ang matanda, sabi nila ay hindi raw nila iyon kilala. Noon lang daw nila iyon nakita. Nalabis kami nagtaka nila Pane dahil ang buong akala namin ay kamag-anak din nila iyon. Sabi ng tiyay ni Pane, gagawin daw niya ang lahat para kami ay matulungan. Pero napansin kong wala pa rin anumang epekto yung kanyang mga ginagawa. Kaya sinabi kong dalhin na lang namin si Leng sa paggamutan. Pero hindi ito pumayag. At sinabing lalo lang itong mapapama. Kaya iminungkahi kong dalhin namin siya sa isang manggagamot. Pero wala raw namang manggagamot na malapit roon sa kanila. Sabi ko, hindi naman maaaring hayaan na lang namin si Leng ng ganon. Hanggang sa may narinig kaming tinig sa labas. Inutusan ng tiyahe ni Pane ang isa sa mga anak nito upang tingnan kung sino iyon. Pero papalabas pa lamang ito ng pinto ay bigla na iyong bumukas at nagulat kami nang biglang bumungad ang matanda. Ako mismo ay nakaramdam ng galit nang makita ko ito at pasigaw na itinanong sa kanya kung ano ang ginawa kay Leng. Kabaliktaran ng inaasahan kong sasagutin ako nito ng pabalang ay sumagot ito sa mahinahong tinig at sinabing hindi umano para sa kanya ang tanong kong iyon. Sa halip, bakit hindi ko raw iyon itanong sa tiyahe ni Pane? At nakita kong bigla nga itong natigilan na tila ba napahiya. Pero magsasalita pa sana ito, napalak pa sanang itanggi yung mga sinabi ng matanda. Ngunit may inilabas yung matanda na isang botelya na hindi kami sigurado kung ano ang nasa loob noon. Sabi ng matanda, gusto raw ba nilang lumabas ang tunay nilang pagkatao at tuluyan ng mapunyag ang maitim nilang lihim sa mismong harapan namin. Dahil kayang-kaya raw niya iyong gawin, iiling-iling ang chain at chewy ni Pane. At pagpapatuloy pa ng matanda, huwag raw ang mga itong magkakamaling kami ay pigilan. Pagkat hindi umano nila nalalaman kung ano ang mga bagay na kaya niya pang gawin. Sabi ng matanda, kung gusto pa raw naming mabuhay, ay sumama na kami sa kanya. At agad nang lisanin ang bahay na iyon. Bagaman naguguluhan, ay naniwala kami sa sinasabi ng matanda. Iniligpit namin ang aming mga gamit at dalahin. Pagkatapos, ay magkatuwang naming inalalayan ni Mike si Leng. Yun na siguro ang pinakamahirap kong naranasan sa buong buhay ko. Nakailang tigil kami pagkat nahihirapang talaga si Leng.
Nanghihina ito at hindi pa bumabalik ang dati nitong lakas kahit na may ginawa na sa kanya tumatanda. Pero sabi niya sa amin ay unti-unti nang bumubuti ang nararamdaman niya. Yun nga lang ay talagang mahina pa ang kanyang katawan noong mga oras na iyon. Nang marating namin ang bahay ng matanda ay doon pa lang kami napanatag. Naabutan namin ang isang bata na sa tantsa ko noong mga panahong iyon ay nasa 12 anyos pa lamang. Apo ito ni Lola at dalawa lang silang naninirahan doon sa kubo. Ipinagpatuloy ni Lola ang panggagamot kay Leng. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Lola Siling. May ibinigay din siyang gamot kay Leng na siya niyang ipapahid sa ulo upang mabilis na tumubo ang kanyang buhok at manumbalik ang dati nitong ganda. Hindi naman makapaniwala si Bane na aswang ang mag-anak ng kanyang tiyuhin. Nang ikwento ko sa kanila yung mga naobserbahan ko, ay nakikinig si Lola Siling. Sabi niya, malamang nung unang gabi ay ibang aswang talaga yung nagtangka sa aming dalawa ni Mike. Kung kaya, nagalit ang tiyuhi ni Pane sapagkat ayaw nitong mapakialaman ng iba ang pagkain nila. Nalaman din namin nung huli nang pangunahing may gawa ng pang-aaswang kay Leng ay ang tiyahe ni Pane at dalawang pinsan nito. At hindi na umano kami aalisin pa sa bahay nila na kami ay kanilang uunti-untiin. Nagtaka naman kami kung paano nagawa ni Lola Siling na kami ay matulungan. Ang sabi niya lang sa amin, dahil daw iyon sa kanyang panga at kanyang ininguso sa amin yung malaki ngunit lumang panga na pinaglalagyan nila ng inigip na tubig. Nakita raw niya kami sa tubig na naroon sa loob ng panga. Na nang marinig ko iyon ay talaga namang nanindig ang balahibo ko sa katawan. Ilang araw at gabi din kaming nanatili muna sa bahay ni Lola Siling hanggang sa bumalik na kami sa Maynila. Utang ng asawa ko ang kanyang buhay kay Lola Siling